Alright, good morning, bagong Pilipinas. Guys, nandito po tayo sa may Mindanao Avenue at ngayong umaga, 6:15 in the morning. Dadaanan po natin yung Mindanao Avenue, titingnan po natin dito kung ano na yung epekto ng development ng ating Metro Manila subway project. So anong ongoing effect niya dito sa traffic ng Mindanao Avenue. Pero pangsamantala lang naman to, guys. For sure, pag natapos tong project na ito, maraming malaking kaluwagan to sa atin, mga biyahero, lalo na yung mga kababayan natin na nagtatrabaho, ano. So ayan, guys, so far sa ngayon okay naman yung traffic dito, no. Madalas kasi ako ditong dumadaan at ngayon naisip ko lang na i-share sa inyo kung anong kalagayan dito tuwing umaga, alas 6 ng umaga. Pero yung sa kabilang direction, guys, medyo mabigat yung traffic doon, no. Dami nila. Daming sasakyan, yung volume marami. Ayan, guys, palabas po tayo ng Metro Manila, papunta po yung direction natin, papunta po tayo ng NLEX. So, ayan. Ito muna tayo dito kasi tawag dito. Traffic light. Ito na yata yung kanto going to C5. C5 o going to Tantang Sora. And guys, yung kanina, yung nalampasan natin kanina, yun yung North Edsa Station ng Metro Manila Subway. At approaching na po tayo, guys, dito sa may Tantang Sora Station. By the way, guys, ito po yung CP101, Contract Package 101 ng Metro Manila Subway. So, consist po ito ng tatlong underground station, tsaka yung depot nila. Kasama na rin yung sa may Valenzuela East. Pero yung Valenzuela East, guys, yun po yung nasa above ground station po ito. So ayan, guys, kung both sides po nito ng Mindanao Avenue dito sa may Tantang Sora Station is gagawa sila ng temporary na na diversion road para dun sa traffic, kasi sa gitna kasi bubutasan kasi nila to, eh. So magkakaroon sila ng malaking buhay, kaya napapansin nyo both sides ng Mindanao Avenue meron silang fencing, kasi dun sila gagawa ng temporary diversion road ng traffic. So far wala pa naman, hindi pa naman sila nag-umpisa kasi hindi pa nila natatapos yung diversion road dun sa both sides ng Mindanao Avenue.
ano lang guys, no? Masyadong maiksi yung interval ng station dito. At least ano, makater talaga nila yung ano, mga commuter dito sa Mindanao Avenue. Kasi dumadami, marami na rin mga ano dito eh. Establishment at saka progressive na rin itong yung area na ito. So far guys, okay naman yung ano natin, flow ng traffic dito. Dire-diretso tayo. Although may kapagalan, okay guys, update ko lang din kayo sa ano, sa yung TBM, yung tunnel boring machine. Malapit na po yan dito guys sa may ano, bandang unahan lang dito sa may Toyota. Kasi nanggagaling po yung ano natin eh, TBM. Dito sa may depot. Dito na banda yun guys, malapit na yan dito. Mahaba-haba na rin yung na ano nila, nabutasan nila. So marapit na sila mag-cross dito sa may Tulyahan River. Dalawa po yun guys, yung isa sa NSCR na depot, ito naman sa MMSP na depot. So yung nakikita nyo yung building dyan guys, yun po yung ano, PRI, yung Philippine Railway Institute. So far yun pa yung unang nakatayo dito bukod sa ano, preparation dun sa site dep. Yun pa yan yung nakatayo dito sa may Valenzuela dito na ano, may MSP. So yung update, ang isusunod na lang itatayo dito is yung ano, LRS, yung tinatawag nila na ano, light repair shop. So papakita ko po sa inyo guys yung ano, yung
yung area. Papasok po tayo dito sa may MMSB dito sa may Valenzuela Depot. Ayan guys, yung nakita nyo sa bunga, yan na po yung ano, pagtatayuan ng LRS, Light Repair Shop. So, ang pinaka latest update po, no, is upisahan na yan. Most likely by, ano pa ngayon, May, June or July, depending on the approval dun sa mga drawings. Sana. Tsaka waiting pa sila for ng ano, LOI. So ito na guys, isarapan natin yan po yung office dito sa warehouse office. So ayan guys, hanggang dito na lang tayo, maraming salamat at hindi ko na kayo pwedeng dalhin doon sa loob kasi bawal po guys, ano, maraming salamat. Click to like, share, and subscribe para magagawa pa tayo ng mga bagong update related sa mga ano, progress ng ating bansa. Alright! Maraming salamat! Bagong Pilipinas! Yun! Ang ganda ng view natin dito. Ang lawak!